And then, data di ko na nga exhibit A. The markings iti evidence that on the part of the prosecution, ako sa tayo letra. So, no evidence at the prosecution, we use letters. So, exhibit A, exhibit B, inga na nga maipus, tayo alphabet. Kinaaduna, depende ni kinaadun iti evidensya. Ngayon no, iti aking evidensya dita, kata si kalaban or the accused. Okay, sa rin tayo nga mga marka iti evidensya na kaya exhibit numbers 1, 2, 3, 4, 5, hingga na maipus na yung numero manin. Ano nalaklak ang makita? No, pag makita ko ilang edit sa ito, kat may isang nga abi-abi, kat ko na naigay nga exhibit A, the mere fact na nakita nga letter na ito, evidensya iti physical na ito. Ngayon, doon din nakakabili sa exhibit 1, makikita mo rin kaagad, ito pala is evidensya ng akin. So, ito easier na para na-deporte. Oo, parang nakita ko di pre. Ay, kita mic mo. Nasiguro ko nga. Hindi, hindi, problema. Ator, hindi ka tungtong yun eh. Pero, get you, titignaron tayo. Oo, mga ka. Slaga sumsumer patay. Ewan. So, yun na. So, first, you mark it. So, object evidence and documentary evidence mark up. Ngayon, halo mo. Ngayon, dapat yung gagawas ka. Pero may... Halo mo mo mark up the testimonial evidence. So, nung makita dito screen, object and documentary, you mark it, you identify it, and you authenticate it. Okay? At sa bali, iti purpose ti authentication, the object and documentary evidence, di ba? Na-discuss tayo rita. No object evidence, that the purpose na is to preserve the identity and integrity. No, the documentary evidence, the purpose ti authentication is to prove nga genuine ang nga peke. Okay? Testimonial evidence, awan ti authentication na rita. Dati, gumagit nga, grass cutter, ano ba yan, kung kailan nagtuturo ako. Ang testimonial evidence, hindi nyo yan ma-authenticate kasi verbal. Okay? So, you see the difference? Kailan mo daw i-offer object evidence the moment you present the object. Same with documentary. Pero pag testimonial, before ma-testifying kay the witness, the moment ka inayabam ka, testimonial, wala akong real man. The moment nga ayabam na ita witness niya at testify, you now offer it already. Your Honor, I am offering the testimony of witness X. Nga the purpose na, you always have to identify the purpose. The purpose of his testimony is to link the accused to the commission of the crime because allegedly, the witness is the one who saw the accused committed the crime. That's right. No, kung magarod, pagbuya kayo iti hearing nga kastoy. Sa bali kami iti hearing iti pagbuya ngayon nga kay series sa television. Ibang-iba yan sa setup natin dito sa Pilipinas. Kaso, pati sa hearings namin ngayon, wala na rin face-to-face, online kami bitin nga i-hearingin. So nga, hanyo talaga nga ma-imagine nga picture na. Pero you will appreciate that better if you frequent the court. No, kanayin ko magpapandikorte nga panagong-observe. And you need to do that if you want to become police officers because amin nga police officers nga agroning nga testigo iti may isang kaso, you will undergo all of this. So, mayroon kong kita time na panagod observe. Okay? Now, again, iti may isang purpose na the offer of evidence is so that the other party can object what na the objection na. So, kailan ka daw mag-object? Okay, object and documentary evidence. Sabi doon, immediately after, the offer is made. At nasa when, the moment ka ko na, Your Honor, I am offering this firearm as a piece of evidence against the accused to prove that this is the firearm used in killing the victim. At the moment na ko na nga, the offer na, nalpas this statement na, objection, Your Honor, awan iti warrant na, iti inala na itang evidensya. The judge will now also step in. Kasi ano yung anaala na itong firearm?
Your Honor, na alam nyo ito in plain view. Awan mit di handmade na masabol iti warrant in plain view. Una na dyan. You learn that in procedure next semester. Siguro ako na kung una ko na procedure and evidence. That ni, matatakil tayo na iti procedure, but awan pa idea yun na nga na dyan. That is why I am lecturing in advance. Anyway, sa tuturusin ako ako ang itinikan niya. Ngayon, nuhaan, ay kapta nalaikot siguro niya siya manunungan. Anyway, advanced na ito yun. So, dadagamin iti instances na you don't need warrant to seize a particular evidence. And then, it exceptions. Yung stop and freeze, yung magpagnaka lang may nga kasi lang ka na partik at mabaling ka ng paraan. Kung ano ka man manong nagkapap, nagkapap na dyan, no man, syempre. Papanangay, panakagarin po ma. Ay, kitapay kasi lang ay nakastatitura yung manong basla. At ibulin yung mga paldo kita, nakasupit dita, kagiliran. Mabaling yung mag nga. Namagin, no, mabaling na ka pang akapkapan, mabaling din. At ikinapkapan, ka na alam. Mabalik mo sa rin kanya nila dyan. Ngawan na alam, okay sir, sige, kayo baro din. Stop and freeze. Only if the person is suspicious, that gives you the reason to believe that nag-ibulin lang ng kontraband. Okay, so those are instances, some instances for in you don't need search warrant. So okay, going back to our lecture. Immediately after na naibaga na ang nai-offer na the object evidence can be documentary evidence ang object can be. Okay? Well, the testimonial evidence at the moment na agadabi manifest iti kaslangan disqualifications by the witness. At that is the time ang object can. For example, kasla din tangtay. Palipatan na. Diba? Hindi na niya maalala kung ano yung nangyari noon sa tagal-tagal. Okay, pabalin niya ko na tayo ha. Your Honor, I move to disqualify the witness to become a witness. Why? Kunan na ni Judge. Your Honor, have a bit na malagipin. Anya tinangyari iti. And we all know that one of the qualifications para makapag-testigo ang isang testigo is for him to be able to remember ang malagipin na mitanong niya na diyan nangyari iti. Katang tayo, Your Honor, han na nga malagipin na kabautin. So, haan iso mga qualified. Magbaling nga witness. So, yun ang objection when it comes to testimonial evidence. Okay. And then, this is now the pinaka-last part na ng ating subject. It has something to do with hierarchy of evidence. Hierarchy can also win. Lagi ti evidence kit aga iti rangko-rangko damit. Base iti dagsit nina. At this way, may kunala dita, weight and sufficiency. Ikat na sa win, uray mo nagat at iti evidensya. Ano ka evidence? Because hindi numero ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin yung bigat ng ebidensya. Uray mo may besa lang iti evidensya. May misa lang pipistigo ng timbagana at nagdagsin, sapat na rin yan para manalo ka sa kaso. So yun ang titingnan mo when it comes to appreciation of evidence na naisubmit, Ijay. Okay. Okay? Then Jones Kichayan, mag ngayon ka lang. For late night to yung kailiyak na anak ni Kapitan. So, yun ang weight and sufficiency of evidence. It refers to the probative value at nasawin yung nagagawa niya sa kaso. Paano nagagawa? Kung ito ba ay sapat na para makakonvict ng isang criminal or kulang pa. So yun yung ibig sabihin ng probative value in order to prove a fact in issue. So, under quantum of evidence, under the hierarchy of evidence, apat kasi itang basihan
So, yung pyramid na yan, syempre yung nasa pinakataas, yan yung pinakamabigat. So, proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, abundance of evidence, and substantial evidence. Abay, ayan natin location ni Melanie Tinapay. Para yung meetingin niya ko ah, pag-reconnect. Nasa bake shop. Ano nga din? Ha? Saan ang location niya? Mahirap ba ang signal dyan? Ayan. Kasi lagi kong kaya at kanya yung rason niya, ma'am, sorry na ako mag-meet ka, reconnecting. Nakikita ko naman kung nagre-re. Next, preponderance of evidence and the last pinaka-nababaiti balur na yung substantial evidence. Sige, isa-isahin natin yung mga yan. When you say proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. Yan, gano'y, lagpas pa sa pinakamaliit na duda. When you say reasonable doubt, ada di pasiplaing na panagbuwa-buwa. Ano, panag-aalinlangan. Pag-alog ako na na. So, dapat, lagpasan na yung aalinlangan. Lagpasan na yung buwa-buwa. Ang talo-talo. Buwa-buwa. Tapno, maibagamat. Ito na nga talaga yun. Diba? Na kayo nga babae, lumaminsan. Kita, biro kayo nga itil. Senyales siya na ba? Diba? Magkaalaan kayo, ay, mabaling nga isulang niya. Baka sa mali-ugali na. Diba? Naatas sa po. Nagagin, apo, may mga kalwa po. So, nagalangan ka ni Tini Jai. Diba? There is doubt. So, yan, ganyan din sa kaso. Kailangan kompleto yung checklist mo na kung saan sigurado ka na talaga. Na siya. Ano nga? Sa uncertainty, sigurado pa sa sigurado. Ito, so, wala mo ito talaga. Right? Moral certainty or the degree of proof that produces conviction in an unprejudiced mind. Ito, so, may isang tao, nung makita na amin yung ebidensya, makumbinsi, so na nga, awan talaga, didwa-dwa, iso na talaga ng harapin, secrement. Proof beyond reasonable doubt is the measure or the weight of evidence that we use in criminal cases. In criminal cases. So, gusto rin tayo mang-convict iti may isang accused, iti may isang criminal case. Kasi delikado gamin na i-convict mo iti may isang accused mo medyo alanganin di ebidensya, di ba? So, at that, di ba, sitlaing na doubt that you have to act with the accused. Ay, kan, di ba, si Hanky Corbin? No, at that lang, basit nga doubt. Na, or, basit lang. That's why, it is very easy to win napakadali na manalo sa isang criminal case kung ikaw yung defense lawyer. But, dahil agipinta ka lang ngay iti drug law in doubt, ito makonvict na sa kliyente mo, tama akitin ang kliyente mo, because there is doubt it. Kasi nga, ang korte, ipoconvict lang niya yan kapag sigurado talaga na walang duda. Eh kung may konting duda, kahit konting duda lang, delikado pa. Okay? So yan ang proof beyond reasonable doubt. Again, use it in criminal cases. So, marunong isa'y hierarchy, katindi ko na nga, clear and convincing evidence. Clear and convincing evidence kahit mga sawin, klaro, maliwanag, at nakakakumbinsi. Mauray at natibasit nga doubt, ngayon, magpalimpakalap ka nga makonvince. Okay? So, yung definition na, the degree of proof which produces in the mind of the courts, a firm belief, kaya pangasawin, papapati. Okay? Pero yung talang basit nga pag-aalinlangan, ngayon, amin nga na iparang kapapapati ni Timan na talaga nga agad ikas ko niya nakasama. Now, saan, anong klaseng kaso natin ginagamit itong clear and convincing evidence? Hindi siya ginagamit sa criminal cases because ang ginagamit natin sa criminal cases is proof beyond reasonable doubt. So, anong klaseng kaso ba natin ginagamit itong clear and convincing evidence? Answer, in bail hearings, bail, yung nasa kong bail, agalit mo, alam mo ba,
kaya mo yan sa nila isang tao, ang gamin mo automatic nga no, nakasunuan ka sa adakwarta, ipagpiyansa ka. At gagawin ki requirements, at kada iti automatic na mapiyansaan, pagkagatihaan. Then bagiti na ito, ma, at yung in-between, so at yung may sama, kamabalik at piyansa, at yung may sama, mabalik at piyansa, at yung may sama, nga, nga, depende. Ang ibig sabihin lang,
mas marami, mas masaya. Diba? Yun ang clue doon. Mas marami kang ebidensya, mas malaki ang chance mong manalo sa kaso. So, mas maraming raffle tickets na bibili, mas malaki din ang chance mong manalo sa raffle. Okay? Parang sa barkada, mas marami, mas masaya. Pero kulang ang saya kung hindi kasama yung tanga. Diba? Sa isang bakanahan, pero meron tayong kasama isang na iiba talaga. Alright? Okay, and the last one is what you call substantial evidence. Substantial from the word substance. That meaning na, sapat na, umanay ka nun. Okay? Get na sa ring. Adequate. Okay. Such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate. Umanayin. Okay, ito yung, ito, sa mga CRIM students, CRIM graduates, ito dito sila. They are banking on this. Bakit? Ano yung da kanong isupra? At nasa win, 75 to no, 95 at pada. So, ano yung da kanong isupra? Basta, 75, pasado, mayatid, kanyana. Pero huwag kayong ganyan, ha? Pag pumalya yung 75 to, bagsak yung 74. Bagsak. No. Kami nga, nalingap mo, aim kayo, 80-95 na grado. Yun na nga, kasi usually mga CRIM students, yun. Basta pasado, okay na. Ano yung dagarong-danong disupra. So yan ang substantial evidence. Ano ang ibig sabihin ng substantial evidence? Such thing that is adequate when umanayin tatlong mga bakaging kaso. Anong klaseng kaso ginagamit ito? Ginagamit yan sa administrative cases. Administrative cases. When you say administrative, upi-upisina lang. Okay? Upisina lang. Sarin ka na yun. In administrative cases, yung sapat na ebidensya, okay na. Alright? So, yun ang substantial evidence. Now, I think I'll pass up. Pwede that. Never yan. Okay. Now, meron pa tayong ilang beses na natawag natin member of excluded evidence. Anong ibig sabihin nito? Sabi ko kanina, doon sa offer of evidence, di ba, i-offer mo yung ebidensya mo para tanggapin ng korte. Now, what if yung ebidensya mo ino-offer mo pero hindi tinatanggap ng korte? May ganun eh. May mga nangyayaring ganun. Mauray no, awan iti na-violate mga rules. Iti inalang na itang ebidensya. Magalinis itang ebidensya ng yung mga kaya't korte nga tanggapin. Kaya arami din, you make a tender of excluded evidence. Kaya pangasawin, impadas ko, i-offer na yung evidence niya, ng kaputa, hang akin niya acceptare ni ko, kaya na nga i-consider. So nga, i-tender ko, tatlong may kabila kay Jay Records, kung niya ti-purpose na, ito nga ebidensya ang kanta nga tinanggap. At masawin, naatok ka. Kabalin ka pa yung nag-apela. At nung nag-apela ka, ito'y court of appeals. So, yun yung nangangato nga korte. Mabalin mo nga pang... Mabalin mo nga ibaganga. At damot ka di, ebidensya ka. May mahan lang nga inconsider. Korte han lang nga inakseptan. At nung kung ma-inakseptan na rin yung ebidensya, mabalin ko mga nangabak at kumanta. So, yan ang ibig sabihin na excluded evidence, ginagamit yan for purposes of appeal. Kailan siya ginagamit? Kapag ka ang isang ebidensya na ino-offer mo ay hindi tinatanggap ng korte. Okay? You use it if the evidence, the piece of evidence that you are trying to offer is not accepted by the court. Kaya nga tinanggap.
At the biggest day na minsan, kung maiwasan the human factor, hindi may the judge, at the personal grudge na, for example lang, ako ipagbaga nga rin kung kanyari dito yung dog. For example, the judge, the judge, medyo at the personal grudge na hindi akin. Yung aming ebidensya ni akin, saan mga inconsident. Siyempre, na-conflict ni akin. Mabaling tayo nga, mag-appeal tayo, ito na tayo nga, o namin mit, lagi di ebidensya ni Akyus, kaya namin nga pinaganap no, kuray nung makidanik na malinis. Yan yung tender of excluded evidence. Also, the power of the court to stamp further evidence. What is that power of the court to stamp further evidence? Makita yung J-notes yun, tayo yung last portion. Ni korte mabalin na nga ipasartim ti may isang hearing presentation iti ebidensya. Mabalin na nga ibaga nga ay ustunan na ano na nga ibaga nga ay ito nga ustunan. No kas pangarigan, lagad ato nga impresinta ng testigo, yung may isang ibagbagata. Yung sabi natin na you can commute, you, pwede mong imang, ito pwede mong pagsamahin isa or dalawa lang ang kasasalita. Ganun ang ibig sabihin nun. You can always say, nga, ustunan na ito hiling, ustunan nga ibrahan nyo, ituloy nga ipresenta na kita evidence kayo, nakapay, at papadami. If no, tutuusin ka sila sa kayang sayang ti or sayang kasalan. We are just prolonging the trial. To look at, nakita ako lang dito, itinadumang mga survey na nag-discuss. Sa dami naman kasi. Okay. Do you have questions? Kung kayong have questions, isa ka na question. No, oh, at alaw, awatan niyo ba? Ma'am, may tanong ka po, ma'am. Sino yan? Po yan po, ma'am. Okay, si. Ano yan? Pagbasa court, di ba, may hearing at hindi lahat tinatanggap ng judge yung mga evidence ng yung fitip, pwede bang makasuhan yung judge, ma'am? Anong dahilan at kakasuhan mo ang judge? Pwede ba bang, ganun, ma'am, na makasuhan yung judge kasi hindi na tinatanggap yung mga evidence? Ang remedyo dyan is ito, hindi mo kakasuhan yung judge dahil lang doon. Ang remedyo yung kitens, kasuhan tender of evidence, tender of excluded evidence. Ngayon, no, sigurado ka, may judge kin bias. At dami ti may sapay nga remedyo. Mabalin niya, ipaikat mo isko na. Mawi, silent po ba ito, mic mo? Mabalin nga ipaikat mo isuna ijay kaso. Anya ti awag na ijay? Ag motion for inhibition. Kapuro na motion for inhibition. Inhibit isuna. Kailan nga sa uyo. Kung saan niya bibitawan yung kaso. Kung mahalapan talaga na bias yung ginagawa niya sa hearing. Now, if you are very sure that the judge committed a crime, sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng iyong mga ebidensya. Pero naman, napag-aralan nyo sa Revised Penal Code Book 2, ano yun? You can charge him with misfeasance. Ano yung misfeasance na yun? Knowingly rendering unjust judgment. Knowingly lay in the administration of justice. Kung sigurado ka kapagita ang inaramid na, if mabalin that is the time na mabalin nga kasuan ni judge. No suspect cham lang na ita may suspect siya na riyan because you will be attacking the judge personally. So no suspect cham lang hanggang sigurado na ito pero tender of excluded evidence. Maluhan, paikat mo yung sununa yung jika, sunat mo ipatang na jika. So, ang mga basta kasuan ti may isang judge ta. Amo yun no kasuan yung ti judge nga based on a suspicion only. Amin nga kaso, iti amin nga korte, ma-offend lagi pala doon mga judges, di kasta nga mo. So nga, nung mabalbalin, we do away with that.
Okay. Any more question? Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Sino pa may tanong dyan? Kung wala, ito, may nakalimutan ako doon sa rule on examination of child witness. Na-discuss tayo na the other week. Pang iti witness, mauling, di ba? Ano, the rules of stranger, you cannot just ask the question directly, masapul nga at natin po natin yung at guardian. By guardian ad litem. Data, it is ultima i-assign EJ Ubing to protect the interest of the child. For ESW personnel, naka-assign talaga iti data ng Ubing. So, if you can observe iti korte nga at na iti investigo nga Ubing at nga at itagad ESW, diba? Because they are considered as guardian ad litem, they are those that are appointed to protect the best interests of the child in testifying for a case. Okay? Next, doon na ito'y mit Ubing nga investigo at nga iti Ubing nga at iti ayayang nga 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 maipatan. At alam niyo, meron silang sariling toy na nakakayat na ipatan na masakul, kaaway na ba niya na maturo. No, kaya't yung ubing awit-awit na reta, is it forte? Go lang, okay lang. Iko, awang na ijay, emotional security item. Emotional security item. At nga sawin, comfortable yung ubing nga agigigin na, kasi pregan, baby doll. Okay. Kaya't na nga ararapupin si baby doll, kaya't habang ararapupin na si baby doll, kaya't awaya na nga istoryain na niya tinangyari. Then, kanto yung rubalim, ikatin si doll kanya na. We allow that child to possess it or to take with him or her that emotional security item. Maglo lang maalam patay yung duty testimonial. Yan yung sa examination of child witnesses. So far, tapos na natin ang inyong rules on evidence. Kung baka may tanong pa, pwede pang humabol. Ay, wala lang. Okay. Tapusin. Okay, i-exit ko muna to and then sir, I will give you 1 minutos. Di masama ko yung hapap at let's have a break of 10 minutes, okay? Yes, ma'am.